3, 2, 1. Magandang araw po sa ating lahat. Siya po si Kuya Nunoy at ang kanyang asawa na si Ate Nini. May tatlo po silang anak. Hindi po hadlang kay Kuya ang kanyang kapansanan para po buhayin ang tatlo nilang anak. Dito po sila nakatira sa bundok. Ang pangunahing ikinabubuhay po nila ay pagkuputol ng ipilipil para gawing uling. Binibenta po nila sa halagang 120 bawat sako. Ito po sila. Ayan po, ito po yung bahay nila. Makagawa po sila ng 4 na sako, 5 sako sa bali 2 araw na po yun na pagtatrabaho sa bukid. Pag naibenta na po nila, saka na po sila bibili ng kung anumang pwedeng ihain sa kusina, bigas o kahit anumang ulam. Masipag po si ate para sa kanilang pamilya, pati na rin si kuya. Nagtutulungan po sila mag-asawa. May kapansan tuloy-tuloy. Ayan po, ito po. Ipapakita ko po yung video. Ito po yung bahay nila. Ayan po, ito. Okay, kabayan. Ito po yung part 2 ng video natin. Naantig lang po yung puso ko dahil po sa nakikita ko po sa kanila. Hindi ko po narinig sa kanila, sa mga kapitbahay, na humingi ng kahit anuman na kung anong meron sa mga kapitbahay. Napakabait po nilang pamilya. Kaya ko po to ginagawang video na to dahil gusto ko rin pong matulungan sila. Kaya ko po pinapaabot sa inyo kung anuman yung meron, sino mang may kaya sa buhay, na sana po ay matulungan sila. Ito po ay sa Barangay Makambol, Bayan ng Mati, Davao Oriental. Ito po itong mga alaga nila. Ito ay makikita po natin sa paligid, may mga niyog. Pero hindi po sa kanila yan. Nakikitira lang po sila dito sa kapitbahay. Ayan. Tumutulong na rin po sila kung may naggagawa ng mga uling. Ayan. Sa kapitbahay po yan, gumagawa ng uling na bagol. Ayan po. Yung sa kanila naman po ay uling ng ipil-ipil. Yun po ang pinuputol nila. Kaya nakikiusap na rin po ako na panoorin ang videong ito. Paki-like po and share para makarating po sa mga iba nating kababayan na maluwang po sa buhay. Okay, ito po sila. Ito po sana ang dapat na qualify maging member ng Purpes. Ate, member ba kayo ng Purpes? Wala. Wala mo na member sa Purpes, no? Nga no gani, wala mo na tuan sa barangay na mapamember mo sa Purpes? Kay tuan. Wala pa mi ka-eskwila sa bata. Wala pa nakapa-eskwila sa bata. Sayang no, wala ka pa-eskwila sa inyong mata. No, wala pa ni si... Kasi pangalan ni si Marlon. Wala pa ni siya nakaiskwila o kung ano, grade 1. Wala po nakamodule. Sayang no, wala po mo na tuan na rin no, kung unsa may pwede matabang sa inyo ha. Sana makita ni sa kuan DSWD, ito ang qualify na maging member ng Purpes. Pero wala po, sana yung taga barangay, sana nakikinig po sila ngayon at makikita nila to itong video na to. Ito po yung bahay nila, dito na rin po sila kumakain, natutulog. Ayan po, ito po sila. Ayan, ito po. Paglabas mo rito, ito na po parang tambayan nila. Ayan. Pagtingin mo dito sa unahan, may mga makikita mo lang ito, mga ito mga damo. So malayo po sa sibilisasyon. Ito po. Makikita po natin sa unahan, may mga tao. Ayan po, sila po yung may-ari ng mga niyugan dito. Ayan po sila. Oh. Okay, papalis na po kami ng bahay. Ito po sila, papunta po sa pinagkakakitaan nila na doon po sila magtatrabaho, doon sa taas po, may bundok doon, may mga maraming ipilipil. Doon po sila mamumutol ng mga kahoy para gawing uling. Ito po sila, oh. Ayan. Ayan, yung aso, sumasama. Yung isang bata, yung bunso, hindi kasi pwede hindi magpaiwan sa kuya, kaya
sabi nila, lagi daw ito nilang kasama araw-araw pag pumunta sila sa bukid. Ayan po, makikita po natin kung ano po kahirap dito sa bundok. Pero sa bait ni Kuya, hindi po hadlang lahat. Kahit ganito po ang sitwasyon natin, mahirap yung daan, mahirap yung pamumuhay, konting kita, pero ito, nabubuhay. Ito yung pambuhay niya sa mga tatlong anak niya. Ito po sila. Dumating na po kami sa kanilang tinatawag na ulinganan. Ito po, dito. Ito po. Ito si ate at si kuya. Ayan po, pinuputol niya na po yung puno ng ipilipil para gawing uling. Ayan po si kuya. Nakita po natin kabayan, no? Kung gaano po kahirap ang buhay sa probinsya. Hindi po nabalita natin na sa ibang bayan na maswerte yung mga ibang tao. Dito po, kumakayod sila, kumikita ng kunting halaga. Pero masaya rin po sila dahil po para rin po sa mga anak nila. Ang malangkot lang po dito, hindi nakapag-aral yung anak nila. Dahil po siguro na kapos na rin po sila. Siguro po ganun. So, kaya ako po ginagawang video na ito dahil po sa sana po matulungan sila makapasok yung panganay niya. Kasi po 13 years old na po si Marlon, yung panganay. Ito po, pinuputol niya na po yung ipilipil. Ayan, papatumba na. Ayan po. Ayan. Ito po, tulong-tulong po sila ng kanyang asawa. Pagkatapos na maputol ng kanyang asawa, eh, si ate naman po ang gagawa sa paglilinis ng ipilipil. Ayan po. Ito, pinuputol na po nila para po putulin na mga isang fee yung bawat putol para mailagay sa butas para gawing uling. Ayan po. Ito po yung pangunahing ikinabubuhay nila ate. Ayan po. Ayan. Ito, ayan po si Marlon, yung panganay na anak nila. Ayan. So, ayan, dadali na po nila sa butas ng kung saan nila gawing uling. O, ito po yung anak niyang isang babae. Ayan po. Ayan. Diyan po nila gagawin yung uling. Ayan po. Pinuputol na po ni ate. Ayan. Susukatin para hindi mahirapan. Ayan. Okay. Oh, ganun po katindi kabayan ang na napanood po natin ngayon na araw. Ngayon po nakikita ko po na hindi po hadlang kay Kuya. So, kahit ako po, kung maluwang lang po ako sa buhay, ako na po ang tutulong. Pero ngayon po ay kalihas na rin po tayo. Kaya yun, ginawa ko kay Kuya. Tapos na rin po sila na magsindi at bukas po babalikan nila yon para kukain yung nagawang uling. Para po pag malamig na, saka na po nila isasako yun. Kung ilan man yung abuti na sako, saka po nila dalin dun sa baba yung parang bintahan ng mga uling. Yun mo, siguro maibenta nila ng 120 o 130 bawat sako ng uling. Pasalamat din si Kuya na ganito ang nangyari sa atin ngayon. Dahil maswerte rin po sila na kahit paano, hindi naman po sila nagugutom. Minsan may maibibentang uling, tsaka makabili ng bigas, pagkain. Ayun po, ito po yung bundok. Yes. Sa kanya.